Okay, good afternoon guys. Ako po si Initing Budoys. First of all, thank you very much. Maraming salamat sa pag-subscribe nyo sa aking channel. Naka-receive na ako kahapon galing Gmail na reach ko na yung number of subscriber. Hindi pa naman siya marami, pero malaking achievement na rin yan. Yan po ang ipisa na salamat ko. Medyo mahiyain po ako, hindi ako masyadong showy at kung ano paman. So, ang i-vlog ko kasi ngayon, matagal na akong hindi nakapag-vlog guys. Dahil naging busy at medyo mahina yung internet. So, naisip ko lang na subukan ko ng ganitong style sa pagba-vlog. Napapansin ko kasi nakita ko sa Facebook o kung saang website ang tungkol sa mga aso. It's about the dog. Sa mga friends, relatives, classmates o kung sino pa man yung mates sa FB friends, kunting kaalaman tayo. Today is August 26. Ito pala yung araw kung saan tawag dito sinicelebrate yung International Dog Day. So sa ating kaalaman o kung sa mga hindi pa nakakaalam, according sa mga balita-balita at nag-research na rin ako para hindi tayo maging or maging aware tayo kung ano man is tungkol sa mga aso. Ang aso guys, hindi lang siya is isang hayop. Sabi nga nila, dog is a man's best friend. Then, may nahagip akong isang story is about sa aso. Although hindi ko na kailangan siyang i-elaborate. Dahil nga, alam naman natin, yung aso ay mabait siya. Lalo na kapag ito'y inyong inaalagaan. Kahit anong klaseng aso man yan, ito man ay askal, ano ba tawag pa sa iba, aspin, or imported, ano pa ba yung shih tzu, mga bulldog, maraming klaseng aso, basta aso yan, para din silang tao. Natututo din pala silang magsukli kung ano man yung kabutihan. Mahalin mo yung aso, mamahalin ka din niya. Balik tayo dun sa nakita na panood ko na clip na yung aso is hindi natutulog sa gabi kasi binantayan pala niya yung amo niya. Nagulat yung amo niya bakit yung aso hindi natutulog. Lagi daw na alipungatan, lagi daw nakatingin doon sa pintuan ng mag-asawa o sa pamilya, laging nagbabantay. Meron palang dahilan kung bakit niya binabantayan yon at napupuyat. May history pala siya. To make the story short of that dog, isa pala siyang abandon, tapos naaso, at may nakakita, dinala sa shelter. Iniwan pala siya ng family nila, family niya, sad to say. Magtataglish tayo kasi mayroon na akong naging mga subscriber na international, hindi ko na babanggitin. So yun na yung aso na yun, pinahalagahan, tapos yun, dinala siya sa shelter, inalagaan. Tapos yung mag-asawa na yun, siguro kung napanood nyo, nakakaantig din ng puso yung aso na yun na inalagaan. Trinis nila kung bakit ganun ang aso. So ngayon, sabi ko nga na-abandon pala siya at hinihintay yung family na bumalik, pero hindi na siya bumalik hanggat may nakita, dinala doon sa shelter at mayroong nag-ampon. Ngayon nga yung nag-ampon na yun na inalagaan din nila, sinuklian nila yung pagmamahal sa isang aso. So yun po yung isang story, short story ng isang aso. So, key highlights natin, today is, again, once again, today is August 26, 2020,
It is declared as a International Dog Day in US. So international, so kasama na rin sa ating bansa. Despite sa pandemic, tuloy pa rin yung celebration sa US. That was started in 2004 by pet and family lifestyle expert and Colin Page. Isa yun sa mga article na nabasa ko. Then, International Dog Day celebrates dog of all breeds, ano sa mga breeds na yan, basta ka lahi ng aso. Then, sabi nga, if you are looking for a dog as companion, then adopt, don't shop. Ibig sabihin, kung wala ka pang aso, mag-alaga ka. Hindi yung basta yun ang ibig sabihin, mag-adapt ka na lang ng aso kung wala ka bang aso. Minsan yung iba gusto nila pusa, pero hindi yan ang pag-uusapan natin, ang tungkol sa International Dog Day. Kasi nagulat nga ako kahit sa Facebook at saka mga lumalabas sa video sa YouTube. So konting kaalaman natin. So isa sa mga article na nabasa ko, International Dog Day is celebrated annually on August 26 to respect and celebrate every dog, no matter what breed they are, and to draw attention to the plight of canines and encourage of adoption. So ang nangyari pala nito sa bahay namin, I forgot what year that one na sa isang lugar namin nagkahulihan siya ng mga aso na gala. O yung nakawala ba? Hindi nakatali. Kasi sabi nga, ang barangay ordinance is aso mo, itali mo. So ngayon, ang nangyari na yon, mayroong kaming bagong aso na binigay sa kapitbahay. Tapos, nakawala siya. Eksakto naman na eksakto naman siya na may nanghuhuli na galing sa barangay or taga-munisipyo. Kasi nga, di nakatali naman yung aso, hindi naman lumalabas. That time lang na eksakto na may dumating, tapos nakawala din yung aso. Nahuli siya, nadala doon sa barangay. Eksakto pa naman ata yun na birthday ata. Birthday ata yun. Tapos yun, nahuli yung aso. Di na lang, na doon na natubos doon sa kuan, doon sa munisipyo. At may bayad yun. Tawa lang ako ng tawa. Pero totoo to guys. Kasi nabasa ko dito sa mag-adapt ka ng aso. So ngayon sa ating kaalaman, kung sino yung gustong mag-adapt ng aso, mayroon sa munisipyo, yung mga nag-aalaga, naghahanap sila ng mag-adapt ng aso. So kung kayo ay wala pang aso, huwag kayo matakot. Kung mamahalin niyo yung aso, magkakaroon din po ng risbak o mamahalin din kayo ng aso, katulad sa ikwininto ko na binantayan niya ang kanyang pamilya. So sa gustong mag-adapt, apunta lang kayo sa munisipyo kung saan meron. Sigurado yan, hindi siguro sa veterinarya na nahawak, hawak na yan ng barangay. Correct me if I'm wrong. Kung sinong makapanood sa vlog na to, pwede po kayong magsadya doon sa isang lugar at pwede kayong mag-adapt ng aso. Regardless na yan sa lahi niya, may mga aso. Yun nga, dahil na naikwento ko ito, yung aso namin, dinala doon, nahuli. Ngayon, tinubos yan. Hindi ko lang alam kung magkano ang tubos nila. 500 or 800 or something. Tapos pamasahe pa. Ayun. Nung nakita nila yung aso, pagdating nila doon sa munisipyo, doon sa adaptation o sa lugar kung saan dinadala yung mga nahuli na aso, pagtawag pa lang ng isang pangalan niya, bigla nang lumabas. So yung mga gustong mag-adapt ng aso, kawawa naman sila.
para din silang tao, punta na kayo sa isang lugar o magtanong kayo kung saan pwede. Dahil nga yung aso guys, isa yan sa mga magandang alagaan, nabantayan kayo niyan. Okay? So, yun nga, dogs are known as man's best friend. They love their own unconditionally. So, sa halip na kukuha ka ng security guard, pakuran mo na lang yung bahay mo at palibutan mo ng aso kung ilan man yung gusto mo. So, back to the highlights on the history. International Day was started National Dog Day in the US in the year 2004 by a pet and family lifestyle expert and animal rescue advocate. The name is Colleen Page or Paggy. Isa siyang babae, that's why she chose to observe the day on August 26 as it's the date that her family adopted their first dog. Ang pangalan niya is Shelty from Animal Shelter Home. Okay. Ang pangalan pala ng lugar is Animal Shelter Home. Kumbaga, is related sa mga aso. The website of the National Dog described their mission as to help galvanize the public to recognize the number of dogs that need to be rescued each year and acknowledges family dogs and dogs that work selflessly each day to save lives, keep us safe, and bring comfort. Also, National Dog Day celebrate dogs of all breeds. I remember na sabihin na lang natin sa Pilipinas may mga kaya sila, di ba? May mga alaga silang aso. Ang naalala ko nga doon somewhere in Marikina, to be exact in Riverbank, when I was working there in SM supermarket, hindi ko na ikinahiya. Oh, that time is August. Siguro wala naman akong kaalam-alam. Meron mga aso doon, may malaki, may maliit. Ginawa nilang ano ba tawag doon? Parang paligsahan or utusan yung aso or merong dog show to promote about the animals which is the dog. Okay din, maganda rin. Sabi ko, siguro pag magkapera ako, bibili ako ng aso. Pero ngayon, kahit na ipambili na ako ng aso, binigyan na lang ako ng shih tzu na aso. So ngayon nasa bahay para siyang bata at spoiled siya ngayon. So sa mga may pera, pwede kayong bumili, nandyan lang sa online, or else pwede kayong mag-adapt ng aso. Pupunta lang kayo sa munisipyo. Ang tinatawag doon is Animal Welfare Animal Shelter Home. So, isa sa mga purpose o paano i-celebrate ang International Dog Day. So, as mentioned, you can celebrate International Dog Day by making a donation to a shelter homes. So, kahit saan ka man lugar or ikaw ay may gininto ang puso, despite na mayroong pandemic, pansinin nyo naman yung mga aso, di ba, sa isang lugar na dapat nyong pagbigyang pansin, sabi nga. So you can also volunteer with organizations that are working towards the cause of dogs. If you are planning to get a pet dog for yourself, then International Dog Day is symbolically the best day to do so. So, sabi nga, para makakontribute ka ng International Day tungkol sa mga aso, not only the specified place na ito ay sa US, sa New Delhi, you can apply also in the Philippines. Pwede kayong magbigay ng pagkain or pwede kayong mag-adapt na ng aso. So simple as that, hindi ko na masyadong pahabain yung video na to. Kunting kaalaman lang din sa mga aso. So sa bahay ngayon, mayroong kaming 5 aso. So mayroong matanda na, ang pangalan ay si Mars, 77 years old. In my previous vlog, pinakita ko yon dahil nga inuubo na siya at dahil hirap na siyang huminga, mayroon siyang sakit, nag-nebulizer na siya. Then,
meron siyang asawa, ang pangalan ay si Scarlett. Yan yung nagsiselos ngayon kasi yung tito nonoy nyo, niya may iba ng aso na kita sa Facebook. Nagulat din ako, nag-post yun pala, ang ibig sabihin International Dog Day. Then lima yung aso namin, si Simba, saka si Gupido na masungit. At ang kanilang bunso ay si Yukido. Siya ay isang shih tzu na parang tao, spoiled na spoiled. Tapos yun, sabi nga isa magastos, laging may pa-injection pa. Pero ang kagandahan lang niya is kumakain siya ng gulay. So for dan sa video na to is kadugtong, panoorin nyo kung paano sineselebrate yung Dog Day, na para magkaroon naman sila ng video, hindi lang puro kung ano-anong video ang lumalabas sa YouTube, sa Facebook. So yan, panoorin nyo. So before that one, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube, Anything Budoy, please click the subscribe and also the notification bell para maging updated kayo sa susunod na mga video. Kung saan man kayo, sa ibang bansa, nagtatrabaho sa Pilipinas, please subscribe. Okay guys, maraming salamat. Please watch the video.